Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay pag-usapan natin kung gaano nga ba kahalaga ang steel deck kumpara sa traditional natin na paglalagay ng slab, yung ginagamitan lamang ng plywood kumpara dito sa ating steel deck. Pinakaimportante nito mga boss ay nakapatong ito sa ating biga na at least 3 cm. At meron din tayong abang na PVC mga boss para sa ating electrical. Yung naka-elbo na yan sa ibaba, yan yung supply sa ating lightning sa ating ground floor. At yung dalawa naman sa itaas, yan yung supply sa lightning at saka outlet sa ating second floor. Yan, so nakaabang na yan mga boss. So kakaunti lang yung kahoy natin na gamit mga boss pag steel deck yung ating gagamitin. At isa pang advice mga boss, mas maganda monolithic yung pagbubuhos nyo. Lalo na pag steel deck yung gamit nyo. Ibig sabihin ng monolithic, sabay yung buhusan nyo. So hindi dapat nauuna yung beam, so dapat sabay. So pagbubuhos kayo, so hindi lamang beam yung nauuna. So pwede na rin ito mga boss, kasi yung kaibahan nito mga boss, yung inuna yung beam bago yung slab sa pagbubuhos, mas safety yung slab nyo. At habang nagbubuhos kayo, meron kayong support na beam. So hindi basta-bastang guguho yung slab nyo habang binubuhusan pa ito. Kasi nga meron kayong beam na support sa gilid. So dagdag pwersa na rin yan. Pero mas maganda pa rin mga boss, monolithic yung ating pagbubuhos. Yan yung advice ko sa inyo mga boss. So dapat sabay binuhusan yung beam at saka yung slab. Bali yung kapal ng steel deck na ating binili mga boss ay 1.0 mm. Itong klase ng steel deck ito, ito yung web type na klase ng steel deck. Bali tatlong klase yung kapal nito mga boss. Meron 0.8 mm, 1.0 mm, at 1.2 mm. Yan yung thickness ng ating steel deck. So yan, pansin nyo sa ilalim mga boss, kakaunti lang yung kahoy na ating ginamit. Kasi nga steel deck yung ating gamit, less na yung mga formwork sa ilalim o yung nagsusupport sa ating slab habang basa pa ito. Kasi nga pag basa pa yung simento, independent pa ito sa mga formworks at na ating ginagamit. Hindi pa niya kayang buhatin yung sarili niya. So yung traditional natin na pagbubuhos sa slabs mga boss, yung ginagamitan ng plywood, matibay din yun. So kumbaga parehas lang matibay yung steel deck at saka yung ating traditional na pagbubuhos yung gamit ng plywood. Yung kaibahan lang nito mga boss, mas modern at saka advantage yung steel deck. So sa traditional natin na pagbubuhos mga boss, yung ginagamitan natin ng plywood, so yung mga bakal natin na rebars, dapat two-way slab yung ating pagbabakal ng ating rebars. At meron tayong mga crank bars sa bottom bars, yung tinatawag nating bottom bars ay meron tayong mga crank bar. Kaya na imbento tong steel deck mga boss, tinanggal na yung mga bottom bars, kaya one-way slab na paggagamit kayo ng steel deck. Inalis na yung mga bottom bars o yung mga crank bars sa ilalim ng ating slab, so pinalit na dito sa steel deck. So lalagyan lang natin ito ng mga dowel, i-welding natin ito sa bars ng ating beam. Ganyan. So dapat maayos itong naka-welding mga boss. At pagkatapos nyo itong na-welding, dapat nyo itong lagyan ng pintura para hindi mag-spread yung kanyang kalawang. Kasi mas madaling kalawangin mga boss pag na-weldingan yung ating steel deck. Pero mas maganda pa rin mga boss, pwede nitong hindi i-welding. So yung ginawa ng iba ay binuhusan lahat yung beam at pinatong lang dito sa beam. Yung may mga vertical bars, sinuhog na lang doon sa steel deck para hindi gagalaw yung ating steel deck. So pwede rin yun mga boss. So iba-ibang paraan kasi paglagay ng steel deck mga boss, depende na yan sa gumagawa. Yung dowel nyo ay nakakapit talaga doon sa main bar ng yung beam. Hindi lamang dapat nakahook ito. So dapat expert kayo sa pag-welding mga boss kasi yung steel deck natin ay madaling mabutas. So dapat pagkatapos natin yan may welding, lalagyan natin yan ng primer. Kasi madaling kakalangawa ang yan yung. So speaking of kalawang mga boss, iwasan nyo maghalo ng sahara sa semento nyo mga boss. Kasi yung sahara mga boss, mas madaling kalangawangin yung steel deck nyo pag hinaluan nyo ito ng sahara. So ang gagawin nyo lang is, pag ginamit nyo yung steel deck sa inyong rooftop, so ang gagawin nyo lang ay pagkatapos nyo itong mabuhusan at natuyo na yung concrete nyo, concrete slab, so papahiran nyo lang ito ng waterproofing. Ganyan lang yung
gagawin yung mga boss. So, huwag nyong haluin ng, haluan ng Sahara yung concrete slab nyo kasi madaling kalawangin yung ating steel deck. Pero hindi naman ito basta-bastang kakalawangin mga boss kasi nga galvanize yung ating steel deck. So, sa steel deck mga boss, so, gagamit lang tayo ng kuko. So, no need na yung plywood. Ganyan. So, bali yung gamit ating bakal mga boss ay 12mm lahat. Yan. So, 12mm lahat yung ating. So, one-way reverse lang yung ating gagawin mga boss. Kasi nga, meron na tayong mga crankbar, yung pamalit na steel deck. Yan. So, steel deck, no need na yung plywood. Kailangan lang natin dito mga boss is yung mga tukod sa ilalim. So, kaunting mga kuko lumbers natin. So, yan yung kailangan ka. So, unlike yung traditional natin, so, gagamit tayo ng plywood at kuko lumber. So, magagamit nyo pa nga yung plywood sa ilalim, pero expose naman yung concrete nyo sa ilalim. So, expose yung concrete slab. So, pag may lindol, so, pag nagka-crack yung slab nyo, malalaglag yung mga concrete nyo. So, unlike dito sa steel deck, so, covered na covered yung concrete nyo. So, hindi expose yung concrete at tatagal pa yung buhay ng yung concrete slab pag steel deck yung gamit nyo. Kasi nga, nakakover siya at meron siyang support na steel deck. So, dito sa steel deck mga boss, bali apat na tao lang yung gumagawa. Bali 30 square meter na bahay itong ginagawa natin. So, apat na tao lang yung gumagawa nito mga boss. Sa pagbabakal mga boss, huwag meron kayong mga dugtungan mga boss. So, dapat naka-alternate yung dugtungan natin. So, mas madali lang i-install yung steel deck mga boss kumpara sa ating traditional na pag-slab. So, sa steel deck nito mga boss, based on experience, so, sa apat na tao, 30 square meter na bahay, so, natapos lang ito ng 5 days mula sa beam hanggang sa slab mga boss. So, 5 days lang ito na tapos. So, ganyan kabilis yung paglalatag ng slab. So, unlike sa traditional natin, yung gagamit tayo ng plywood, siguro aabotin pa tayo ng mga 10 to 15 days bago natin to mabuhusan. Mas nakakatipid ka dito sa steel deck. So, lalo-lalo na sa labor. At sa tibay naman mga boss, ay patas lang. So, parehas lang siyang matibay. Kagandahan lang nitong steel deck mga boss, as ay mas magaan siya kaysa traditional natin. Kasi pansin niyo yung mga extra bar na nilagay natin mga boss. So, yan yung tirang bakal. So, yan. Mula sa ating row mga boss, papunta dito sa terrace. So, nag-drop tayo ng 2 inches. So, yan. So, nakabihan natin. So, iwasan nyo lang magputol nito mga boss. At yung distansya naman ng ating pagbabakal mga boss, yung horizontal niya ay 12 inches. At saka yung vertical naman niya ay 7 inches. Bali, yung 12 inches mga boss ay nilagay natin sa gitna ng steel deck, yung sa groove niya. Kung doon sa ating traditional, kumpara lang natin ito sa 30 square meter na bahay, so yung kapal niya is 4 inches. So dito sa steel deck ay 3 inches lang yung kapal nito mga boss. So mas nakakatipid ka dito sa materialis at mas magaan pa ito sa bahay. So hindi stress yung pundasyon, column at saka beam kasi nga magaan lang yung pinapusan niya. So ito yung mga dugtungan natin mga boss. Dapat naka-alternate yung ating dugtungan. So, additional lang yung niniwilding pa ito. Dagdag kapit sa ating mga bars. At siguraduhin nyo lang nakabend ng at least 4 inches yung dulo ng ating rebars mga boss. Yan. Next natin gagawin ito ay lilinisin natin tong sildit para maalis yung mga alikabok at saka yung mga pinagwildingan natin mga boss para mas maliit pa, para kakapit talaga yung concrete slab natin sa ating steel deck. So, ito na mga boss. Ito yung primers natin at mga boss. So, kakaunti lang yung nagamit na kahoy mga boss. So, kumpara sa ating traditional na pag-i-slab, so, madami tayong gagamitin na kahoy at saka plywood. Pag yung traditional yung ating gagamitin mga boss, so, siguro magdudubli itong mga kahoy niya. Binili natin mga boss at gagamit pa tayo ng 3-4 na plywood. Ayan, so mas magastos mga boss. Lalo-lalo na sa labor natin mga boss. So matagal matapos yung traditional natin na paggagawa ng slab. Pero pag tibay yung pag-usapan mga boss, so parehas lang yun mga boss. Parehas lang silang matibay mga boss. So depende na yan sa gumawa mga boss at sa nag-design ng bahay. So bali sa pagbubuhos mga boss, nagdagdag sila ng 2 tao mga boss.
at mano-mano lang yung pagbubuhos nila mga boss. So hindi sila gumamit ng mixer. So sa pagbubuhos mga boss, siguruhin lang na basang-basa yung masa, yung halo nyo, para maiwasan natin magkaroon ng ampaw sa ilalim, lalo lalo na pag steel deck yung ginamit natin, so hindi natin makikita yung mga ampaw. So ito nga pala yung electric car natin mga boss niyan. So bali yung ginawa ng nag-electric car nito mga boss, main line lang yung pinadaan dito sa mga PVC. So yung mga switch mga boss ay kukunin na lang doon sa ceiling. Sa ceiling na lang ipadaan yung mga switch. Line 1 at line 2 lang yung ipadaan dito sa ating PVC. So ito na mga boss, natapos na mabuhusan yung ating slab. So hahantayin lang natin ito ng 3 to 4 weeks bago natin tatanggalin lahat ng support sa ilalim. Ganyan. So 3 to 4 weeks mga boss. At kinabukasan nito mga boss, babasain natin ito ng tubig yung ating slab para hindi magka-crack. So bali yung pagbabasa natin ito mga boss ay umaga at saka hapon. So gagawin natin yan within 1 week mga boss. Purpose doon mga boss ay hindi basta-bastang matutuyo yung ating concrete mga boss. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video ito. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.